Simulan muna natin ang showbiz, ano? Etong kwento muna na ito, ang hindi maipaliwanag na kwentong near-death experience. Ilalahad ng batikang direktor na si Direk Rory Quintos at artistang si Joseph Bitangcol. Alamin natin yan sa ulat ni MJ Felipe. It really changed me and transformed me. Yung buhay natin kasi karami lang. Hindi natin alam kung kailan pa ako. Hindi malilimutan ng batikang direktor na si Rory Quintos nang minsan siyang magkasakit at malagay sa bingit ng kamatayan ang buhay. They said that I had dengue. So I thought it was just an ordinary dengue bout. But on my 40th birthday, my birthday, that's when talagang dumugo yung ilong ko and I really like looked in the mirror. I said, oh my God, is this it, Rory? I don't even know if I'm gonna survive this whole thing, if I'm gonna ever be able to see the light again. Ngunit hindi siya pinanghinaan ng loob. Bukod sa mga gamot, sinubukan din niya ang pranic healing. And it totoo pa lang yung really like your whole life is gonna flash in front of you. And after that, then I was really transformed. I've become very spiritual. My goal is really to try to affect lives of people. Sugatan ng artistang si Joseph Bitangcol at kanyang mga kasama matapos makabanggaan ang kanilang sasakyan ang isang truck. Inakala din ng batang aktor na si Joseph Bitangcol na katapusan na niya matapos ang malagim na aksidente noong isang taon. Pagkabangga ako, ayun, parang hindi ko alam kung nasan ako. Parang nakahangka, hindi mo alam kung magigising ka o ano. Nakita mo yung tsura mo eh. Parang punong-puno ka ng dugo. Parang matay ka na talaga. Sa kabila nito, himala siyang nakaligtas sa bingit ng kamatayan. Second life, sabi nga nila. Mas lalo ako napalapit sa Diyos.